Patuloy ang search and rescue operation sa iba pang mga sakay ng MV Lady Mary Joy 3 na nasunog sa Basilan. At para sa update, makakapanayin po natin si Hadji, Muhtamad, Basilan Mayor, Arsina, Kahing-Nanoh. Magandang umaga po, Mayor. Assalamualaikum po. Magandang umaga po. Sa ngayon po, ilan na po ang mga namatay at bilang din po ng nawawala? Sa as of now po, yung update natin no, ng Philippine Coast Guard sa atin, kahapon po ay may na 18 po na cadaver po sa loob ng Mary Joy 3 kung saan po sumadsad yung barko sa isla po ng Balukbaluk. Mm-hmm. So sa Basilan po is meron po tayong record doon mismo na nadala po sa probinsya ng Basilan na na-rescue po sa mga dagat. Lahat na po mas rescue na ginawa is kung ito total po 18 at 11 po, nasa 29 ang record po ng Basilan para po sa patay ng trahedya po. May ilan pa po ba tayong kailang i-rescue na sakay ng MV Lady Mary Joy 3, Mayor? Yes po, yun po yung magiging challenges po natin. Isa sa mga challenges po ng searching and rescue or retrieval po ng mga insidente na to. Kasi yung manifest po kasi hindi nasusunod eh. Opo. Yung manifest po na record ng Coast Guard is nasa 205 lang po. Mm-hmm. Opo. So ganun po yung ano eh. Yung na-rescue na po is nasa 195. So iba pa yung mga namatay. So hindi po talaga nagpa-match po yung mga records po. Pero hindi naman siya overload? Hindi naman po. Okay. Hopefully hindi naman po. Yes po. Mayor, sabi sa aircon daw ng barko, nagsimula ang apoy. Ito ba'y kumpirmado at tukoy na ba? Bakit nasunog? Sa ngayon po, wala pa tayong eksaktong confirmation. Pero may mga nag-confirm na po na survivor sa mga nangyari po doon. At may dapat maragot po ba dito, Mayor? Talagang meron po talaga. Kasi sabi po doon sa balita, lahat po ng crew is survive. Mm-hmm. Yes po, yes po. Mayor, kamusta pakipag-ugnayan nyo sa pamilya ng mga biktima at meron ho bang tulong na maibibigay po ang lokal na pamahalaan sa kanila? Yes po. Even hindi po taga doon po sa amin, no? Mm-mm. Yung mga apektado, taga Sulu po sila. So, local government unit ng Sulu po siguro yung makakasagot doon. Pero part po ng Basilan, yung provincial government namin dito, lalong-lalo na sa governor po namin at saka sa congressman, nag-abot po ng tulong yung mga pamahalaan dito sa local government unit. And lahat po ng mga resources na pwedeng ma-utilize sa rescue ay binaba po talaga ng provincial government para po ma-rescue, matulungan dahil nasa area of responsibility po namin yun. Opo. Meron yung mga na-rescue na po, wala naman sila sa critical na sitwasyon o out of danger na po, Mayor? Yes po, yes po. Yung mga na-rescue po is usually may mga sunog po, burn po sa mga katawan nila. Mm. And hindi po tayo makakapigay ng exact na data or information kasi yung mga rescue po is nanggaling pa po sa ibang ano eh, city o probinsya. Like sa Zamboanga City, meron pong nakapunta doon. Halos lahat ng mga na-rescue po ng Basilan, lalo-lalo na sa area ng LGU po, ng Hadji Muhtamad, is nasa area na po ng Zamboanga City. Maraming salamat, Hadji Muhtamad, Basilan Mayor Arsina Kahing-Nanoh. Ingat po kayo, Mayor. Maraming salamat po. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.